Welcome to Singapore. Ito ang ating first day at katatapos ko lang mag-breakfast sa McDo. So, nandito tayo ngayon sa harap ng SingPost Center. At dito naman ang Paya Lebar MRT Station. So, dito lang muna tayo gala-gala. Tapos later, pupunta tayo sa Vision at sa Orchard Road. At yun na nga, ang luwag lang ng area. Tapos, gala-gala lang tayo habang naantay natin yung aking friend na si Jack. So, enjoy! See you again later! Nandito tayo ngayon sa isang gitna. Sa gitna ng isang malaking mall pa din. Again. At ang cute ng 7-Eleven nila. Look at that. Pasyalan natin. So, habang nag-aantay tayo at nagpapalipas ng oras, let me share with you kung ano naman ba yung mga tanong sa immigration. Kaya hindi rin ako agad nag-post na pupunta akong Singapore kasi mahirap na, no? Mamaya ma-offload ako dahil sa immigration. Kasi nga, ang tagal ko na din ang huling na-travel. So, syempre, nakakakaba kasi mamaya hindi ka nila patuloyin after everything na ginawa mong effort. So, kung first-time traveler ka, tatanungin nila yon. Tapos, make sure kompleto yung documents mo. Saan ka mag-stay? May round-trip ticket ka ba? Hininga nila ako ng kung saan ako nag-work. And then, kung may credit card ba? Tapos, kanino ako mag-stay? At yun yung mga tanong na dapat masagot mo. And kung may hingin silang documents, kailangan ma-present mo siya. And syempre, dapat hindi ka kabahan. Tapos, basically, gusto lang naman nilang malaman na hindi ka mag-overstay sa Singapore. At kung ano yung purpose mo, kung bakasyon lang talaga. And ayun, ang mga immigration officer talaga, ano lang sila. Parang on purpose yung pagiging masungit nila. So, para talagang ano sa hindi sila ngingiti. Ano tawag dito? Nambutan ko yung term ng ano eh. Basta ganun sila. Basta masagot mo lahat ng tanong nila, okay ka na. Kompleto yung documents mo. Make sure kompleto yung documents mo. And yun. Next time, share ko naman kung ano yung mga requirements para maka-travel ka dito sa Singapore. So, yun. See you again. Dito tayo ngayon sa MRT at pakita ko lang sa inyo ang map ng Singapore. So, nandito kami. Nasaan na nga ba? Paya Lebar. Yun. Dito kami, tapos pupunta kami ng Bishan. Kung saan ako tumira dati. Sasakay na tayo. Punta na tayo ng Bishan. Ayun naman, nandito na kami sa Bishan Station. Bumaba kami ng MRT. Kaso hindi pa, nalimutan ko na kung saan ako tumira dito. Hahanapin pa namin. So we'll get back to you soon. Mamaya ulit. Kita tayo. Sumakay na kami ng bus. Pero hindi namin alam kung ito ngayon. So adventure ito. Cute ng bus. Let's see kung yun nga ang pupuntahan namin ay ang dati kong tatirahan. So we're on our way finding my dating tirahan. Kaya lang biglang pumuhos yung rain. So buti na lang may payong na cute size. Na may mahanap natin yung aking dating tirahan. Ganito dito sa Singapore, mainit mamaya, mamayang ulan. Parang babae lang, hindi mo maintindihan. Finally, nakita na rin namin ang Bishan at papunta na kami sa temple. Kasi yun na lang yung naaalala ko. Dahil yung bahay or yung apartment na tinirhan ko before ay nagbago na siya.
hindi ko na siya makilala. Ang dami ng improvements dito. So tayo ngayon ay pupunta na lang sa temple, which is yun yung naalala ko, pinapasyalan ko kapag wala akong paso. Okay. Kakandam. Ay, may exercise ng mga ano, mga senior, may exercise sila doon. At may park. At hindi namin alam kung saan kami papasok. So, yun. Pakita ko lang sa inyo, sa background. Yun ang temple na madalas kong pinapasyalan. At ngayon, papasyalan natin. Again, after 18 years, nagkita ulit kami. Pag wala akong pasok noon, hindi ko na alam kung kailan ang rest day ko. Basta pag rest day ko at wala naman akong magawa dahil walang budget, ayan, nandito lang ako sa temple na ito. Nagmumuni-muni. Ayan siya. Ang laki na talaga ng pinag-iba. Ang saya. Ang saya. Sa likod niyan yung malaking gong na gold. Memorial yan. Oo. Yan. O, diba? Ang laki-laki niya. Mamaya makikita natin yung golden gong. Done visiting the temple. At hindi kami pinayagan or I think bawal magpicture doon sa napakalaking Buddha sa loob ng temple. So, ayun. Punta na kami ng orchard para naman pasyalan ang lahat ng malls. Yun ang shopping paradise dito sa Singapore. So, see you later. Ayun sa Orchard MRT Station. Ito ang isa sa pinaka-busy na central station nila. Kasi connected siya sa pinaka-madaming station. Magkakakonect naman sila. Pero yes, madaming tao dito. So, may nakita kami dito. Bilihan siya ng mga hikaw, of course. Kailangan nating pasyalan. Ang cute ng mga hikaw niya. Pakita ko sa inyo. Dali, paano ba ito? Ayan. Lahat ng hikaw na cute. And also, they have cute little headbands and mga clamp and you. Gusto ko ng ganitong kwarto, yung pagpasok mo. Pagpasok mo, puro mga hikaw. Lahat puro hikaw. So cute. This one, no? Oh. This one's so cute. Ganda. What else? Cute! So cute! So nice. Gusto ko ng ganito. Pag-chok ang mga medyas. Ang daming medyas. Sarap magkaroon ng ganitong store. Dito na kami sa Lucky Plaza kung saan ito ang pambansang mall ng mga Pinoy dito sa Singapore. And nakaglakad lang tayo. Napakarami money changer dito. Ano yung mga pabango na din? Of course, nandito na tayo. Hindi kayo ayun. Ayan. Maraming mga song-song. Song-song couple. Song-song na tindahan. $5. Madamit. What else? Oh, para lang tayong nasa Divisoria ang peg. Hahanap kami ng makakainan dito kasi ngayon pa lang kami magla-lunch. After ng paghahanap namin sa Bishan, yung aking dating bahay. So, kaba tayo? Oh, si Kita, saan? Ay, hindi ako ma-arty friend! Ayan! Kaba tayo? Sa parang pinaka-food court. Ito ba yung dati? Pinaka nagbago din. O, hindi naman. Ganun pa din naman ang Lucky Plaza. Kaya? So, ayun na nga, oh. Gadget mix sa
kabila. Bazaar. At let's see mga pagkain na makikita natin dito. Ayan yung kumakain. Parang food court lang sa Mega Mall. Pag nandito ka sa Laki Plaza, huwag ka na mag-convert. Magkaan siya sa peso. See? Cute. Diba? Lakas makadonya niyan. Gala-gala lang tayo. Para ka lang talagang nasa Divisoria Mall? Or nasa Cubao? Typical na mall natin sa Pinas. Cute. So pupunta kami sa kabila, tapos na kami sa Lucky Plaza. Hindi kami dun kumain. Sa ibang mall kami kakain. Gosh, tong kalsada na to, halos everyday ko siya nilalakad. Kasi yung store namin sarado siya ng 1 o'clock hanggang 4. So anong gagawin ko? Di syempre gumala dito sa Singapore. Kaya itong kalsada na to ng Orchard Road, araw-araw ko halos, halos lahat ng mall na napapasyalan ko siya. Wala lang, ikot-ikot lang. Ayan. Kasi nga, wala ka naman niyang magawa. So, Louis Vuitton on the other side. So yun, lakad-lakad pa din kami along Orchard Road pagkatapos ng pictorial. At pupunta naman kami sa Somerset. Doon kami magla-lunch. Tatawid kami. Pati ba ng pagtawid? Excuse me. Wala pa naman nagtawid ako. Ganito dito, puro pasyal. Kaya kailangan magbaon ka ng shoes na talagang comfy ang paa mo kasi puro walking lang tayo dito. Uy, may nakita na ako. Nagtitinda na favorite mong ice cream. Namiss ko yan. Mamaya kakain kami ng ice cream. Ah, look! May mga kalapate. Picture na ako. So, mamaya na lang ulit. Kita ulit tayo. Nasa harap kami ng Takashima. Takashimaya. Yun. See you later. Kaya sa loob ng Victoria's Secret. Siyempre, lumabas din kami. Kasi, ang mahal. Siyempre, original. Tapos, ang dilim. Ang dilim ng store. Pero, ganda. Ang ganda ng mga underwears. Underwear. Mga lingeries. And, siyempre, pabango. So, nag-spray-spray din tayo. So, yun! See you again, Victoria's Secret! Finally, nandito na ako sa Plaza Singapura. There. Dito sa mall na to, ako nagtrabaho. Or nag-OJT way back 2004. So, ang laki na ng pinagbago niya. Ayan na siya. So, saglit lang natin siyang pasukin. Hindi ko alam kung saan ako dito nagpa-picture. Pero ang laki na yung pinagbago ng mall. Plaza Singapura! Hello! Nice to walk with you again. Nice to meet you. At ito yung Dhoby-Ghaut Station. Alam ko, Dhoby-Ghaut siya. Nandyan dati yung studio ng MTV. Kung naalala nyo pa. Si Vijay Danita. Yan. So, eto na siya ngayon. Welcome to Plaza Singapura. Wala na siyang ano. Nag-iba na siya. Nag-iba na. Ang laki na ng pinagkaiba. Katabi nitong Plaza Singapura yung parang pinaka White House ng Singapore. So, bawal kasi siyang picturean. Kaya, eto. Dito na lang. So, everyday, pasok ako dito. Work. Yan, nag-iba na siya. Nag-iba na yung itsura ng mall dati. Kaya, yun. Mission accomplished tayo dito sa Orchard Road. Sa pagbabalik ko, sa Plaza Singapura. Na tayo sa loob ng Plaza Singapura. Let's see. Laki na nga ng pinag-iba niya. Ayun! Look
at that. Nakakamiss naman tong mall na to. Ang alam ko, doon banda, yung dati kong restaurant. Pasyalan natin. Ah, Bath & Body! Pasok tayo dito sa Bath & Body. Ngayon sa Bugis Junction. At yun, nakita din natin ang mga may kulay pink doon. Puntahan natin. This is what Bugis Junction looks like. Paglabas namin ng mall. Papasok tayo dito. Tingnan natin kung anong mga ganap dito, mga bilihin. Or mga anik-anik na makikita natin. Hindi, feeling ko ano lang dito. Ayun, si Lovisa. Ah, so Lovisa talaga yung ano. Lovisa yung brand. Oo. So they have Pop Mart. Kung gusto mong magpagawa ng mga maliliit na decorations, si Pop Mart. Ang cute. For souvenirs. Lapit-lapit ko naman sa mukha. Sabihin niyo naman, puro mukha ko na lang. Very, ano, refreshing yung style ng mall niya. Mataas yung ceiling. And, yun. Ang ganda. Ayan. Siyempre, mag-picture-picture na naman tayo, mga kapatid. Kasi maganda yung structure. Look. Ipicturean lang ako dito ha. So mamaya na ulit. See ya. Ngayon, pupunta kami sa Kampong Glam. Sa Siang Mosque na mayroong gold. Dito kami sa Arab Street. At ayan. Kailangan namin visit maglakad. Kasi ang weather nagbabadya na naman. Maulap-ulap. So baka bigla na naman bumuhos ang ulap. Let's see! Excited na ako. Galing kami sa Victoria Street. Malapit lang siya sa Bugis. Sumakay pa kami ng bus. Parang isang bus stop lang siya. Cute din. So, itong area na to ay isa sa mga tourist spot na pinupuntahan ng mga tourist. Para siyang village na merong mga maliliit na bahay. See that? Maliliit na bahay. There! See? That's the Kampong Glam. Masyal tayo, lakad tayo. Atras ang lakad natin para nakikita niyo yung street. Dito tayo ngayon sa Kampong Glam, yun sa may tuktok na may gold. At kung makikita niyo, napakarami. This is our Arab Street. So ayan. See, ang cute, very ano talaga. Instagrammable ang vibe. So ikot lang tayo. Sa ito, sa pwedeng pasyalan, make sure na nasa itinerary ninyo ang Kampong Glam dito sa Arab Street. Yan, ang
Lapin na natin ang Haji Lane. Next kami ngayon sa Haji Lane. It's a street ng mga shop, little shop and store. Amoy insenso. So you know na ikaw ay nasa Arab Street. Ang cute ng mga stores and the designs. Yun. And of course, malinis. Ang daming tourists. Sarap pa masyal. Ikot lang tayo. And we'll find pa other places. Saan ka pwedeng mag-picture? Perfect for tourists itong lugar na ito. Amoy. It for today sa ating vlog from Bishan to Bugis to Orchard Road to Bugis and to Haji Lane. Natapos tayo dito sa isang place na para siya camera and there. So walang makakapagsabi na hindi ako mahilig sa picture. So that's it. Thank you. See you again tomorrow for our next vlog. Bye-bye!